Happy Thursday morning, my friends. Happy Thursday morning. Welcome po sa our Morning Manna Short Devotional. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, pakisubscribe lang po at pakiclick ang join button kung nais po ninyong maging member. At may mga perks na maaaring magpasaya sa inyo sa oras na kayo ay maging member. Ang pagbubulay-bulayan natin ngayong umaga ay pinamagatang Magdiwang sa Grasya at Awa ng Diyos. Magdiwang sa Grasya at Awa ng Diyos. Dahil sa grasya at awa ng Diyos ay pinapahintulutan nito na patawarin natin ang ating mga sarili at tuluyan ng lumakad sa tagumpay kasama ng Diyos. Gayunpaman, hindi ito laging madaling gawin. Ito ay araw-araw na desisyon na tanggapin ang grasya at awa ng Diyos as we engage in daily life with joys and challenges. Ang kamatayan ni Kristo ay nagbigay daan para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Ngunit hindi natin laging pinapaabot ang parehong biyaya sa ating sarili at sa iba. Grace and mercy are both manifestations of God's love and compassion. Neither are deserved. God has compassion on sinners who deserve His wrath at laging bukas ang kanyang biyaya kahit na sa kanila na hindi siya minamahal at hindi nagpapasalamat. Kaya naman buhos ang kanyang awa at grasya, lalo na sa kanila na kanya nang iniligtas through Jesus Christ. In other words, God's mercy is not giving sinners what they do deserve, and God's grace is positively giving sinners what they do not deserve. Ano naman ngayon ang ibang praktikal na mga pamamaraan para mapatawad natin ang ating sarili at tanggapin ang grasya ng Diyos? Well, each day we can celebrate our blessings and things that are going well. Magbulay-bulay sa salita ng Diyos na tayo ay pinatawad na sa ating mga kasalanan. Sa 1 John chapter 1 verse 9 ay ganito ang sinabi, "Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid." Encourage yourself and write or say positive affirmations to help combat negative self-talk. Don't retreat away from Him, but draw closer to God. He desires to show you that He is your loving Father who can help you change. Dahil sa pag-ibig niya sa iyo, siya ay nagtuturo, nagpapastol, at nagbibigay ng direksyon. Ang mga ito ay ginagawa niya ng may pag-ibig, kabaitan, at biyaya. In order to move forward and trust that God is in control, it is important to forgive yourself first. Ang bawat araw ay nagbibigay ng mga bagong oportunidad sa iyo para muling mag-umpisa, matapos nating matutunan ang lesson kahapon na ang biyaya ng Diyos ay nagpapakalma. Ang ganitong pagbabago ng kaisipan ay paraan upang makita mo ang daan palabas sa pagkaalipin ng iyong mga nakaraang pagkakamali. There are many reasons to continue to receive God's grace and mercy each day. I invite you to move forward with assurance, boldness, and courage, giving yourself grace and receiving the free gift of God's grace and mercy that is available to you. Well, maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig, at ako po ay umaasa na kayo ay tumanggap ng pagpapala bago kayo pumasok at gampanan ang inyong mga gawain. Kung wala naman kayong pasok, ay magkaroon kayo ng magandang araw kasama ng inyong pamilya. Muli tayong magkita-kita bukas. Shall we pray? Father, thank you so much for this morning. Thank you so much, Lord, for this opportunity. Thank you so much, Lord, for everyone out there who are listening or watching. I pray for your blessings for all of them. And I love you, Lord, in Jesus' name. Amen. Well, thank you so much, and I'll see you tomorrow. God bless.